Ngayong araw guys ay sama-sama naman kami papunta ng dagat dito sa isla namin dahil mamukot kami ng isda na para meron kaming makain. Ngayon nagtataan muna ng pukot itong anak ko at pag-umangkon ko. Tataan muna nila itong pukot dahil pupunta muna kami sa mansion ko na pinagawa ko dito sa isla namin at tinabunan muna ito ng silupin dahil hindi pa ito tapos. As you can see, minaog na talaga sila sa baroto dahil magluto muna ako ng makakain namin bago sasabak sa pamumukot namin. Ito pala ang lulutuin ko, isdang mayupgas. Papaksiwin ko ito para malakas kami sa aming pamukot. As you can see guys, tinakang ko na itong pinaksiw na mayupgas. Tinakluban ko na rin ito dito. Sa puntong ito, mag-aantay lang tayo ng saglit dahil madali lang maluto ito. At ngayon, nag-aso na siya dahil luto na itong pinaksiw na mayupgas. Then, sinimulan na dayo namin ang aming kainan dahil pagkatapos nito ay sasabak na kami sa aming pamukot. Ngayon, tapos na rin kami kaya balik na kami sa aming baruto para kukunin na namin ang pukot kung may laman na ba ito. Nag-apil-apil rin ang bunso ko sa pagbugsay-bugsay dito. Ano talaga ng dagat at super amazing. At this time, nasa pukot na talaga kami at binira na dayo nila ang pukot at may isda na pumipilo sa pukot. Din nagbira na po sila ulit sa pukot. Isa lang ang nakuha namin kaya babalis naman kami sa ibang area sa pagtaan ng pukot. At doon lang kami sa mansion ko nagtaan ng pukot. As you can see, umambak na dahin sila para magkapakapa para ang isda ay pupunta at pipilit sa pukot. Pagkatapos balik naman sila sa baroto dahil kukunin na nila ang pukot. Sa puntong ito, may saguksok na isda ang nahuli nila, din patuloy pa rin sila sa pagbira ng pukot. Parang minalas kami kasi pangalawang hulog ng pukot, puro isa lang ang nakuha kada area ng pukot. Kaya ito naman kami, pabalik sa aming isla, patungo sa kabayan namin, doon na lang kami mamukot. Kasi may maraming isda dito. As you can see, inaya na nga ito ng anak ko ang pukot dito doon sa kabahayan namin. Ang kasama niya rin ay nagplasta ng pukot sa ilalim. At ngayon, pabalik na rin sila sa baroto dahil bibirahin na ang pukot at may huli na din itong istang sapsap. Sa puntong ito, busy na sila sa pagsorbi ng pukot at nasa dagat na rin ako. As you can see, nagkapakapa na sila dahil may maraming isda na patungo sa pukot at nagkagulo-gulo na ang dalawa dito. Ngayon na nga, may mga isda na nga na pumipilit sa pukot. Din tinanggalan na dayo nito ng anak ko at pag-umangkon ko. Swerte, ang daming isda ang nahuli sa aming pamukot. Kanina minalas kami pero ngayon swerte na dahil ang daming isda ang nahuli sa pukot. Tulong-tulong na sila ngayon sa pagtanggal ng isda sa pukot. At ngayon dali-dali na po sila dahil may maraming isda. Kaya ito tinuyok nila ang pukot, nilimo nila ito para ang isda ay tuluyan di makalabas at pipilit sa pukot. Sobrang kapakapa na talaga nila sa tunga ng pukot at swerte dahil may maraming isda na pipilit sa pukot. Din isa-isa ko na din itong kukunin ng isda sa pukot. Kasama ng bunso ko. Ayun pa ang daming isda hanggang doon. As you can see, may mga isda na naman kaya tuwang-tuwa ang isa dito dahil sa mga isda at super rami ito. As you can see guys, nagbugaw naman sila ng isda patungo sa pukot. Dinilimo naman nila ang pukot para makuha talaga lahat ng isda. Sa puntong ito, ibubutang na ang pukot sa baruto. Binira na nila ito dahil doon lang nila kukunin ang isda sa mansion ko. Sa oras na ito, papunta na kami sa mansion ko para doon namin kukunin ang isda at lulutuin. Grabe, sobrang dami talaga ng isda ang kukunin nila ngayon. Jackpot talaga ang pamukot namin. Ito pa sa loob ng baruto, ang dami pang tatanggalin nila. As you can see, ito na lahat ang nakuha namin na isda ang sapsap sa aming pamukot. At sobrang dami talaga nito at ngayon lilinisan ko na itong isda na nakuha namin sa pamukot. Pinaspasan ko na talaga ang paglilinis nito para makaluto na ako nito na para may makain kami ngayon for today's video. Sa wakas, may dalawang plato na malaki ang isda na nilinisan ko ngayon na lulutuin natin ang pinaksiw at prito. Uunahin ko muna ang paksiw bago ang pagluto ng prito. Ito na, tinakang ko na ang pinaksiw at luto na din siya sa wakas. This time ay magprito naman tayo, din binutang ko na ang mantika para sa pinirito natin. Aantayin nating maluto itong luyo ng isda para mabaliktad na din ito. At ito may naluto na at nagkaon-kaon na din kami dito sa nakuha namin sa aming pamukot na niluto ko. Ganito yung trabaho namin sa isla, nanguhuli kami ng isda sa dagat at pagkatapos lulutuin ko ito at kakaunon dayon. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.